Okay, so let's go on ahead po mga kapatid sa atin pong lessons. And we are talking on the last time we're talking, let me give you a quick preview, a review po mga kapatid of what we have talked about nung nakaraan po mga kapatid, kung ano yung mga napag-usapan natin. So we talk on the preserved words or what we call the seven purification of the English Bibles po mga kapatid, of the English Bible. So we have to understand where saan galing ang ating King James Bible. So dapat muna nating maintindihan, in-explain ko sa atin last time yung mga term na like textus receptus at ano yung mga common na mga understanding kung ano ang textus receptus. Kasi ang mga common na mga bibliology na tinuturo po ngayon po mga kapatid is that from the Hebrew Greek, okay, or Hebrew Aramaic Greek, then the Syriac, then doon daw galing, then King James, then sa King James Bible. So from the original, ang King James daw ay galing sa Greek. So yun yung usually na bibliology na King James ay galing sa Textus Receptus, at ang understanding nila sa Textus Receptus is Greek only. So from Greek Textus Receptus then to English or to King James. So that is most common po na ano po mga kapatid, ang ano po ang weakness po ng bibliology niya, not only it's not giving a complete information, but the weakness also of that concept po mga kapatid ay ano po, that ang Greek ay superior kaysa King James. So kaya nga may mga TR man na tinatawag natin or Textus Receptus man, they're thinking po mga kapatid that the King James is not really inerrant, the King James is not really perfect, pero it is the Textus Receptus. Now, understanding terms would shed light po mga kapatid. Pag sinabi mong Textus, of course it's a text, Receptus. It's a Latin term, Textus Receptus. So it's a Latin term, Latin word. O pag sinabi mong recepti, okay, it's singular. Pag receptus, it is plural. So ibig sabihin, textus, text, received, text, okay, text. So ibig sabihin, hindi lang one text. So contrary to popular belief, yes, by the way, disclaimer muna, totoo po na ang King James ay galing po sa Textus Receptus. Pero po, ang Textus Receptus is not Greek only. So I'll explain that as we go on sa the very translation ng King James, as we go on sa mga translator, we have a separate lesson on that. But just for the sake ng makatulong po sa ating lesson ngayong umaga, totoo na ang King James galing sa Textus Receptus, pero ang text na ito ay not Greek only, but this is a library of texts and sources, ay tinawag siyang received text. Bakit siya Textus Receptus or received text? Saan po na pangalan po itong received text na ito? And sino ang nagre-receive? Sino ang mga tumanggap? Bakit siya tinawag na received text? Sino ba ang tumanggap? Remember, sa Old Testament, I'd like you to review a little bit of bibliology once again. Sa Old Testament, ang responsible po mga kapatid na nagkikip ng mga manuscripts ng Old Testament, most especially the Old Testament manuscripts, are the scribes and the priests. So yun po, may mga scribal works at trabaho po ng priest, sila po yung nagkikip ng mga sacred writings po na ito. So mga priest po mga kapatid, that's their one of their duty. And sa New Testament, of course, nung dumating po ang Panginoong Jesus, na-abolish na po yung priesthood ng Jewish priesthood kasi na-accomplish na po ni Jesus Christ po yon. So sa New Testament, tayo ay naniniwala na hindi ang priest ay wala na po, ang priesthood ay wala na po sa isang tribo kundi sa tribe po ni Levi. Hindi na po ang mga Levites, pero lahat ng mananampalataya ngayon ay nagkaroon na po ng tinatawag po nating access ng priesthood. Ano pong ibig sabihin po, although hindi po ginamit po ni Paul ang title po ng priest para sa mga saints sa panahon po natin, but we do the work of the priest.
Because ang priest lang po ang may direct access sa Panginoon, and siya yung parang it serves as a mediatory work of the priest, na ang isang mananampalataya in the Old Testament hindi makadiretso po doon sa Panginoon, but kailangan niyang dadaan sa priest because that's a mediatory work of the priest. So na-abolish na po yun. Lahat ng believers sa panahon po natin ay makadiretso na po tayo. Mayroon na tayong access doon sa throne of His grace. Didiretso na po tayo po, mga kapatid. So in that regard po, mga kapatid, as Baptist, isa po sa mga Baptist distinctives that we strongly believed and firmly affirm po, mga kapatid, even our forefathers, even they bled and died for this, ano po, is that what we call the priesthood of all believers. So wala na pong, hindi mo na kailangan dadaan sa isang tao para makalapit sa Panginoon. But if you are saved and if you have the Holy Spirit of God, you could now go directly po to the throne of God. And in everything, you could make your request or pray or petitions or supplications. Lahat ng iyon po, mga kapatid, ay pwede mo na pong ilapit sa Panginoon. So, ibig sabihin po, mga kapatid, in history, sa New Testament, nagkaroon ng basis ng received text po, mga kapatid. At ang nagre-receive nito ay yung mga saints, yung mga Bible believers. So, malalaman mo, clear na clear dati ang distinction pag sinabi mong believer, Bible believer or saints, yung Christians, mga kapatid, malalaman mo po, mga kapatid, it's very clear ang distinction dati. Ngayon hindi na, because of ecumenical movements, marami nang ganun, pero dati very clear yung distinction kung sino yung mga totoong believer at sino yung hindi. Kasi ang division lang naman dati is kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, sa Bible as your sole authority, ibig sabihin, kontra mo ang Catholicism or Roman Catholicism dati. So, separate kayo, hindi kayo magkatulad. So, you are a Christianity that is not connected with the Roman Catholicism during those times. I'm talking of 300, ano po mga kapatid, I'm talking of the 300 AD onwards po, mga kapatid, upon the birth of the Roman Catholic. So, malalaman mo. So, sila yung pinipersecute, sila yung nananampalataya, sila yung mga nag-hold ng mga doktrina ng apostles po, mga kapatid. Sila yung nag-hold responsible sa mga doktrina kung anong meron tayo ngayon. Naniniwala sila na ang Bible lang ang sole authority, hindi ang Pope, hindi ang Vatican, hindi ang tradition. Naniniwala po sila ng separation of church and state. Hindi po sila naniniwala na ang church at saka ang state ay magkatulad. Dati kasi ang state at saka ang church, isa lang po, mga kapatid, and even the church is even more powerful than the state, or the Pope is even more powerful than any emperor or kings nung panahon po na yon. So, makikita po natin na contrary po ito. So, naniniwala po tayo sa priesthood of all believers, yung mga brethren. So, kung itrace mo yung kanilang history, kung itrace mo, hindi succession ng name, kundi itrace mo according to the truth that they believe in, not by their names, because they have a lot of names. Sometimes, most of the time, their names are not the one they call themselves, but they were called by their enemies, they were named by their enemies or by those who persecuted them, po mga kapatid. So like they are followers of ni Peter Waldo, so sila ay called ay mga Waldensians, ang iba ay Donatist, po mga kapatid, ang iba ay mga Arnoldist, ang iba ay they called by their enemies as Anabaptist. Some of them were called Paulicians because they are follower of Paul. But these are the Bible believers who held the pure Bible, because along with the pure doctrine is also a pure Bible. So kung ano yung tinatanggap nila, ibig sabihin, hindi yun mga papist na mga doctrine. So yun yung term nila, mga papist, but they're separate po, mga kapatid. These are before the Protestants, ha? These are before the Protestants, but these are small pockets of Bible believers who has this doctrines that we have right now, and alongside with that doctrines are ano po, mga kapatid, is the pure Bible with them. So sila yung nagtanggap received text, because the Roman Catholic, they have also their Bible po, mga kapatid. They have their Latin Jerome Vulgate po, mga kapatid, na Bible. Yun din po ang kanilang
pinapakita. So itong Bible na ito separate din. So hindi po parehas, hindi linya po doon sa Biblia po na yon. So ang tawag po doon ng pag non-Catholic Bible, ang tawag po doon po mga kapatid ay received text or what we call the textus receptus. Okay, these are received, commonly received by people or recommended by the Bible believers before us. So that's why they're termed as received text yan. So ibig sabihin, non-Catholic Bible yan. That, ibig sabihin, that's a, hindi din Protestants because they were never protesting against the Catholic po mga kapatid. Because, you know why? Because they've always been there even before the Catholics po mga kapatid, the Roman Catholic. So makikita po natin. So that's why it was termed as received text. So, pero dapat nating maintindihan na itong tinatawag nating textus receptus is not just one language and it's not just one text but volumes and libraries of sources po mga kapatid kung saan to galing, napakarami. There are received texts in Dutch, in German, in Latin, in Greek, in Hebrew, in ano po mga kapatid, in English, in French, in mga Scandinavian languages po mga kapatid. So other languages or ano po mga kapatid na considered or hinirang na received text or na declare na received text or textus receptus. Now, when you, as we go to the translators, when you read the translators of the reader, translators to the readers, or the preface from translators to the readers, yung sulat ng ang Bible ko po mga kapatid, meron po itong sa unahan, meron tayong dedicatory ano po mga kapatid, dito sa unahan ay may dedicatory translators to King James, dalawa po 'yon. Translators to King James, then translators to the readers. So dalawa po itong sa akin, meron pong translators to King James and meron ding translators to the readers. I don't know kung makita po sa camera po mga kapatid, but this, there's the translator to the readers. So how many pages din po 'yan po mga kapatid? Now if you look at po mga kapatid dito, mababasa mo diyan. And the translators acknowledge na ang King James Bible, it's not just Greek only, but Greek or the Greek po mga kapatid ay isa lang po sa mga bases po nila. One of the many na mga sources po nila po mga kapatid. So ibig sabihin, when the King James Bible was translated po mga kapatid, available sa kanilang possession is library of these ancient and old na mga preserved na mga texts from any languages po mga kapatid na hinirang na that's a received text po mga kapatid. So that's why makikita po natin that bakit kailangan natin itong pinag-aralan ng mga bagay na ito, because this is to dispel also the notion na ganun daw, kaya mahirap po mga kapatid yung ganun. So but in reality po mga kapatid, our King James Bible ay, of course, it is ano po mga kapatid, it is kita po natin dito na ito din ay considered as received text bago natanggap po ang Bible. Okay? Ay bago po tayo dumating po sa authorized version. So these are considered as also received text in English. Okay, received text in English. There are received text also in other languages. So or textus receptus sa English line po mga kapatid. So and ano pa bang napag-aralan natin last time? Napag-aralan din natin last time yung number one po dito po mga kapatid. By the way, kinuha po natin to sa ang tawag po dito, diniscuss natin last time yung Gothic Bible po mga kapatid. Itong Gothic Bible, itong seven purified seven times is taken from Psalm 12, 6 and 7. So trying to work out po mga update kung saan tayo. Hindi ko na naalala kung... So I think we discussed the Gothic Bible and we gave this ano po mga update na ito yung parang from the Greek, Syriac, to Latin, then to ano po mga kapatid. This is even as old. This is from even... According to many of the historians, that the Gothic Bible is even there present in Acts 2. Remember Acts 2?
So may mga iba-ibang languages nung kausap po ang nung nagkaroon ng miracle ang Holy Ghost that they speak in different tongues. Yung mga barbarians, mandun mga barbarians, Scythians, they speak on the Gothic language po mga kapatid. Ang tawag ng mga tao sa kanila ay mga Goth. Actually, they are the Germanic tribes po mga kapatid. They're the Germanic tribes ay they are the fathers, mga forefathers ng mga white people po mga kapatid na makikita po natin. So they call sa Bible our term as sometimes barbarian, Scythian. Yun po yung makikita po natin sa Bible. Pero ang language po nila ay yung barbaric language which is commonly known as Gothic. And they are the Goth in history na makikita po natin. So we explain that po mga kapatid. And we look at also, we trace yung mga text ng Goth. I pinakita ko po sa inyo po mga kapatid yung text ng Goth po, ay Gothic text ng Gothic Bible. At kinumpare po natin doon sa mga Bibles, kinumpare natin na present siya sa King James pero absent siya sa modern version po mga kapatid nung diniscuss po natin. Okay? So, clear po na parehas po sila na ang pinaghugutan ng King James or ang line, ang linya ng King James. Parang ang Bible kasi it's just like a stream. Daluyan po siya. Na kung ano yung source niya, yun din ang pupunta sa dulo. Kung ang source niya ay corrupt, so corrupt din ang kanyang dulo. Kung ang source niya ay pure, pure din ang kanyang dulo. So hanggang saan po siya? So that is an ending flow po mga kapatid. So from that Bible all the way to ano po mga kapatid, that could be considered as pure stream or what we call the pure line po mga kapatid. So for example po mga kapatid, we look at bibigyan ko kayo ng example, no. Sige, para lang ma-review natin, mabilis lang, no. Sample ng text, sample sa text, ha. Sample sa text. Let me share my notes. I've taken this chart po mga kapatid from Gail Riplinger's In Awe of Thy Word. So let me share itong notes po na ito, notes po na ito po mga kapatid. I think I showed you itong mga bagay na ito last time. Pero atin po i-share po mga kapatid itong notes na ito para just to prove a point na itong Gothic Bible po mga kapatid is galing po sa pure stream. Let me share my notes. Okay. Ito po makikita po natin and so ito po yung look at Matthew 5:44 with where it tells us, oh, nandiyan pa ba kayo? Wala pa naman, oh. Hindi pa naman siguro natanggal. Yes, sir. Dito po. Dito po. Oh, nakalagay. Zoom. Naka-share screen pa rin ako? Dito, sir. Yes, sir. Ha? Kita namin. Okay. Yes, share. Okay, thank you. Parang nagsabi quit unexpectedly. So, sa text ng Matthew 5:44, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them that despitefully use you and persecute you. So, although po mga kapatid, hindi mo mahirapan mong intindihin ang language po nito, but ito yung mga isa sa mga mother tongue ng English language po natin po mga kapatid. But look at the Gothic Bible. This is mga pre-AD 350. So pre-AD 350, no? Makikita mo po. So it could start po mga kapatid around 1st century or right after the apostles. Ang Bible kaagad ay na-translate into a Gothic language. Pinag-aralan po natin ang history last time. But dito na lang tayo sa text para hindi na tayo natin balikan. Tingnan mo, present po siya yung text na yon. So may translation niyan nilagay si Gail Riplinger sa mga words po mga kapatid. Makikita niyo po yon. So sa King James, of course, present po yon. Bless them that curse you, do good to them that hate you, and despitefully use you. So alam mo na pareha sila ng stream. Ang King James, ang Gothic at saka ang KJV, alam mo pareha sila ng stream. Bakit? Because the text is both present sa kanila. Pero if you look at the modern version, yung NIV po mga kapatid, NIV, okay, TNIV, NASB, yung modern version, even yung New KJV, may note na nakalagay,
na ito's omitted, dinagdag lang daw, so nakalagay. So, lahat ng modern version, wala yun. Bakit wala sa modern version po, mga kapatid, na makikita po natin? Bakit wala dun? Dahil po, mga kapatid, pareha sila ng stream. Bakit nasa King James natin? Because yung Gothic Bible at saka yung King James ay isang stream lamang. That's why kung present ang Gothic Bible ay may 1 John 5:7, therefore ang King James may 1 John 5:7 because they are in the same stream. Ang modern version, ang kanilang source, walang 1 John 5:7, therefore ang modern version walang 1 John 5:7. So yung mga Westcott and Hort, mga omitted because they are the Alexandrian line po, mga kapatid, wala. So wala. Wala din sa kanila. So bakit present sa King James? Dahil ano po, mga kapatid? Like for example, itong One God and Father, Ephesians 4:6, of all who is above all and through all and in you all. Yung phrase na in you all. So even in this one word lang po, mga kapatid, it was present in Gothic. Ang in alum ons, and hindi ko alam kung paano niyan babasahin po, mga kapatid, but the in translation of that in all you, yun yung sa Gothic Bible, sa King James, in you all. Pero sa modern version ay in all, so wala yung you, in all. So bakit ganon? Because of course they share the same ano po, mga kapatid. Another thing, ito pong word na sa Colossians 3:22, ang word ay singleness of heart, fearing God. So ito yung word sa Gothic, makikita po natin, and ang translation ay singleness. So ang King James, ang paggagamit sa Colossians 3:22 is also po, mga kapatid, si ano natin, palakihin natin para makita nyo po. So sa King James po, mga kapatid, ang ginamit din ay singleness. So sa modern version ay sincerity. Bakit po, mga kapatid? Pareha sila ng stream. Ang Gothic at saka ang King James ay connected because they are in the same stream. Ang word po dito, makikita po natin po, mga kapatid, ay sige, let's have another. Marami to eh. Ito. Same po yung pagkagamit ng AD 350 na Gothic or pre-AD 350, neglecting of the body sa Colossians 2:23 and neglecting of the body. So, maraming examples po, mga kapatid. For example, ito pa. Itong sa Romans 8:1, itong specific verse na ito, who walk not after the flesh. Who walk not after the flesh. It was present in the Gothic Bible. Okay? It is present in the King James Bible, who walk not after the flesh. But it was omitted in the modern version. Nakita nyo po, omitted in the modern version. You know why? Because alam po natin na ang source po ng mga modern versions na ito is the corrupt versions, at wala po silang connection by any means to the King James Bible. Iba po ang kanilang stream. And we know, you could validate na ang Gothic Bible is part of the received text because they have the same wordings and verses present or words present with the King James Bible po, mga kapatid. So, ganun na. So, many versions po, mga kapatid, na makikita or examples na pwede nating makita po dito. Last na lang siguro, ito, tingnan natin. Oh, itong word na quicken. So, quicken sa kanila meron, hati quicken or live sa pre-Gothic Bible, pero omitted po yun sa lahat ng modern versions po, mga kapatid, na makikita po natin. So, ibig sabihin, hindi po sila katulad at parehas, no? So, i-observe lang natin yung mga differences po na ito po, mga kapatid. Itong Gothic Bible, meron yung for us. Sa KJV present yung for us. Pero sa modern version, omitted po yung phrase na for us. So, na-validate po natin that ito po yung isa sa mga stream. So, hindi man natin maintindihan ang language, pero yung words ay nandun po, mga kapatid, ay present po, mga kapatid, sa lugar po na yun or sa area po na yun. So that's how we should validate po, mga kapatid, ang mga bagay po na ito. So looking at that po, mga kapatid, so let's look at also
Sam, ano po mga kapatid dito? Titingnan po natin yung let's look at yung let's go to the next one po mga kapatid, which is what we call the Anglo-Saxon Bibles. Tingnan po natin yung Anglo-Saxon Bibles po mga kapatid. Okay? Ito, of course, itong mga Anglo-Saxons po mga kapatid, you know, pag if you study the English language and you will always encounter them, these are the tribes, Germanic tribes po mga kapatid na nagiging fathers ng mga English-speaking people po mga kapatid. Okay, the Saxons and the Jutes, and you know that, na napag-aralan po natin yan sa ating English literature, that if you've studied doon po sa mga bagay po na yun. Okay, so let's look at another, ano po mga kapatid, ay okay, so dito na tayo sa Anglo-Saxons, okay? Now, in history po mga kapatid, when King Henry VIII, if you know King Henry VIII, King Henry is the father of Elizabeth, Queen Elizabeth. He closed, nung lumabas po siya sa Catholics po mga kapatid, sa lumabas po siya from the power or influence of Vatican, dahil hindi siya pinayagan na i-divorce yung kanyang asawa na si Catherine, Queen Catherine. And ang sabi naman niya, kasi nagkagusto siya by a woman named Anne Boleyn, in which we will be talking about a Christian queen po mga kapatid, si Anne Boleyn. Hindi siya pinayagan, so umalis siya sa Catholic. He cut his connection with the Pope po mga kapatid, and he declared, nagprotest siya doon sa Vatican, at he declared England as independent from Roman Catholicism. So apart from that, ay nagpa-convert din po siya sa Christianity. And by the way, this is the same king na nagsunog kay Tyndale. Then later on, na-convert din siya. Na-convert din po mga kapatid. So, when King Henry VIII closed all the Catholic monasteries, sa galit niya po mga kapatid, so ancient Gothic and Anglo-Saxon manuscripts, okay, came rushing forward to guide the translation of Tyndale. So, the Anglo-Saxon, mga kapatid, na mga manuscript, ay nagsilabasan to guide Tyndale sa kanya pong translation. Ibig sabihin po mga kapatid, nung dominated pa ng Roman Catholicism, ang nangyayari po sa mga Bibles po na ito na mga galing sa pure streams, they were shut down, they were hidden, and they were forbidden po mga kapatid. Pero nung na-convert po ang England at lumabas po ang England from the influence of the Vatican po mga kapatid, nagsilabasan na itong mga manuscript na ito na nakatago po mga kapatid dahil pinagbabawal, at ito na ngayon ang nag-guide po sa English translation ni Tyndale, Coverdale, and Great Bible, in which I'll explain later on po mga kapatid. So, according to some historians, that it was a beneficial spin-off from the dissolution of those monasteries po mga kapatid. Nandun din pala, nakatago, nakabaon din po yung iba po mga kapatid. And nagsilabasan itong mga what we called na mga unknown copies in their times of the Anglo-Saxon Bible translation, and it turned out tuloy na nagiging monastic libraries po itong mga kapatid, source ng mga Bible translation na napakaganda. And even yung prologue po ng earlier English scriptures po mga kapatid, at ang mga prologue po nila na makikita, that sabi nila it was translated and read in the Saxon tongue. This is the prologue of Tyndale and Wycliffe po mga kapatid. They said that it was translated and read in the Saxon tongue, which at that time was our mother tongue. So they said that their translation
was taken from a Saxon tongue, which a mother tongue also of English po, mga kapatid. And whereof there remaineth yet diverse copies from lately po, mga kapatid, I found lately in old abbeys and of such antique manners of writing and speaking that few men now be able to read and understand them. So, mahirap na pong maintindihan at few men lang ang pwede pong makapag-intindi or who studied those languages po, mga kapatid. Pero sa time po ng mga around na mga 1526 po, mga kapatid, they are still ano po, they are still nakaintindi pa sila sa mga time po na yon. Pero sa panahon natin, naku po, I don't think na meron pang makapag-intindi po ng ganun. Okay? Kaya makikita po natin yung mga Anglo-Saxon Bibles po na yon na nakikita po natin sa mga bagay po na yon po, mga kapatid. So, in that regard po, mga kapatid, ay tinitingnan din po natin yung ano po, mga kapatid, yung tawag natin, taga ha, saan ba yung, may gusto akong i-point out eh. Let me refer to this, ano po, mga kapatid, let me refer to this book. They have some historical account. Okay, let me look at this historical accounts po, mga kapatid, na makikita po natin na, teka, wait lang, hindi ko mahanap eh. With regards to the Anglo-Saxons, yon, ito. So that it was napakarami po, mga kapatid, na nagsulat po nito, even si John Fox, which is a very notable historian, English historian po, mga kapatid, that martyrs, sabi ni John Fox po, mga kapatid, that even martyrs, when they were burnt at stake po, mga kapatid, according to him, that they were quoting some ano po, citations from the Anglo-Saxon Bibles po, mga kapatid. Which is, kung hindi pa popular po, even sa time po ng mga early ano po, days po, mga kapatid, even before sa 1500, but even dito sa time po, bago kay Wycliffe po, mga kapatid, bago pa sa Wycliffe Bible, these were very known na mga citations po, mga kapatid, itong mga bagay po na ito. So makikita po natin itong mga Anglo-Saxon Bibles po, mga kapatid, as what we see. So this very real, and that is according to John Fox po, mga kapatid, that ang mga bagay po na ito has been nag-spread out, nag-comprise po sa lahat ng community during those days. So ang point po natin po, mga kapatid, sige, i-compare po natin muna. Ang point lang natin, wala pong history sa even sa English people, na nawalan sila ng salita ng Diyos, na hindi naka-preserve ang salita ng Diyos po, mga kapatid. Sa kanila, it was preserved po, mga kapatid, ang mga bagay po na ito. Let's look at the Anglo-Saxon Bible at ang kanyang mga ano po, mga kapatid, yung kanya pong mga texts. So tingnan ko kung kaya kong i-share po ito para makita po natin na ma-prove natin na mga Anglo-Saxon Bible ay nanggagaling po, mga kapatid, sa King James, kasama siya sa line ng King James Bible. Okay? Layo na pala. Documentation ang gusto ko makikita dito, mga kapatid, para ma-subaybayan po natin. So, okay, let's look at this po, mga kapatid. 700 something. Okay. Let me quote dito po si Gail Riplinger sa kanya pong chart patungkol po sa Anglo-Saxon. Ano, how do we know that the Anglo-Saxon is in this pure line
or pure stream po mga kapatid. Tingnan po natin ha. Nahanap ko lang. Sa dami kong files po mga kapatid, hindi ko na nalilito na ako na ma-locate ang mga bagay na ito. Okay. Okay, this is the documentation. Now, let's look at. Okay. So, ito po. Tingnan po natin yung Anglo-Saxon text. I-share ko yung aking nakita ko na. I-share ko ang aking pong saan ba to? Ano bang screen to? Yan, ito. Okay. Parang mali ata ang pagka. Parang nagluloko ang aking ano pag i-share ko. Tingnan natin ha. Naka-mute kayo, sir. Naka-mute kayo, sir. Okay, i-drop ako. Ito. Sorry, wala yung aking... Sana nakikita nyo na po mga kapatid. So, Brother Pitch, nakita ba sa screen nyo? Yes, sir. Yes, sir. Yung Anglo-Saxon. Okay. Sa King James, nakikita ko si screen, nakikita ko si Brother Mark. Eh. Ayun, kita na. So, look at the Anglo-Saxon Bible po mga kapatid, which magkikita po natin. And ito po, but seek ye first the kingdom of God. Makikita po natin that it is consistent with the following Bible or stream sa King James Bible. So ito yung sa Anglo-Saxon Bible. So tingnan mo yun, no? Ang kanyang, ang kanilang sa Anglo-Saxon ay God's rise. Pero ang ibig sabihin niyan ay God's kingdom. Pero sa Wycliffe, tingnan mo yung spelling ha, tingnan nyo yung progression ha. Kingdom of God. Sa Tyndale, Kingdom of God. Yun yung spelling. Sa Geneva is Kingdom of God. Pero parehas lang, magbavary man spelling. Kaya nga, sinasabi natin, seven purification of our English Bible. And of course, sa King James Bible, Kingdom of God. Now, alam mo sa modern version, omitted yung of God. Omitted po yan, oh, nakikita nyo po. Sa NIV, NASV, sa modern version, seek first His kingdom. Wala yung of God. So alam nyo na hindi po sila kaparehas ng stream ng King James. Magkaiba. Pero alam nyo po na ang Anglo-Saxon ay Bibles ay ka-stream po ng King James Bible, because sa Anglo-Saxon Bible po mga kapatid, parehas po sila pagdating po sa text ng Matthew 6:33, yung kingdom of God. It is present sa Wycliffe. Alam mo parehas sila ng stream sa Tyndale, sa Geneva, sa Bishop, at saka sa King James, pero wala sa modern version. So that's the thing na gusto ko i-point out. Another thing po mga kapatid, itong word na for there is one God. Okay? For there is one God. You know po mga kapatid na Trinitarian po ang ating Bible, at Anglo-Saxon ay Trinitarian din. No? So kita po natin, they believe that God is the Lord Jesus Christ and all of that. Mamaya makikita natin to. But tingnan nyo po mga kapatid, for there is one God, sa Anglo-Saxon that God is. Okay, or one ang explanation po niya dito. Sa Wycliffe, for O God is. Ang hirap, no? Sa Tyndale, there is one God. Ang importante, present yung God. Okay, yun po ang point. Sa Geneva Bible, that there is one God. Sa Bishop Bible, for there is one God. Sa King James, for there is one God. So sa NASB, He is one. Okay, He is one, He is one. So alam nyo po na hindi po sila kaparehas ng stream. Wala po yung God, pinalitan nila ng He. At many times ginagawa po yun sa NIV, yung God po mga kapatid na word ay pinalitan ng He. And that is, mga kapatid, another book of Gail Riplinger na tinatawag po niyang The New Age Version. Makikita mo din yung conspiracy, bakit nagiging neutral gender, bakit hindi nila ginamit yung word na God, at instead of God as proper noun po mga kapatid, ginamit nila He. Gumamit sila ng pronoun po mga kapatid. So, dito, okay, so in Matthew 4:19 verse 17,
Ang text ay, there is none good but one, that is God. Makikita mo sa Anglo-Saxon, nandun ang present ang Diyos, God is good. Okay? In Wycliffe, nakikita mo din. Sa Tyndale, nakikita mo din. Sa Geneva, nakikita mo din. Sa Bishops, nakikita din. Sa KJV, nakikita din that there is none but one that is God. Pero sa new versions, modern versions, hindi mo makikita. Sa NIV and all of that, there is only one who is good. Pero the word God was omitted. The Catholic version was omitted. Ang NKJV, naglagay sila ng note na dinagdag lang daw yung word na God. Kasi imagine, bakit naman idadagdag yung word na God na ang salita ng Diyos ay kanyang salita? Bakit idadagdag niya ang kanyang sarili? Amen. And Jehovah's Witnesses, nawala yung version, nawala po yung God, and see the errors of RSV, at lahat po na yun po, mga kapatid. So anong point? Because bakit nandito sa King James? Kasi kapareha sila ng stream ng Anglo-Saxon Bible po, mga kapatid, na makikita po natin. Another thing po, mga kapatid, na makikita po natin, itong word na only begotten, makikita natin only begotten of the Father. Sa Anglo-Saxon, nandun yung one begotten. Sa Wycliffe, one begotten. Ang spelling na yun po, mga kapatid, ay ganun, pero ang pronunciation ay one na din po yan. So, sa Tyndale, only begotten. Sa Geneva, only begotten. Sa Bishops, only begotten. Sa King James, only begotten. Nandun. Pero sa NIV and modern version, the one and only, wala na yung word na begotten. Okay, one and only Son, and they remove the word begotten. Why so? Because they're not in the same stream. Magkaiba po yun po, mga kapatid, kung titingnan po natin ng maigi. So another example, only begotten Son. Imagine ang spelling nila, no? Son. So sa Anglo-Saxon, nandun yung word na only begotten Son sa John 1:18. Okay. Sa Wycliffe, only begotten Son. Luna yung spelling ni Wycliffe sa Son. S-U-N. So wala pa naman silang proper na grammar. Wala pa silang proper na mga ano po, mga kapatid, na mga lexical at saka tinatawag po natin yung mga syntax or grammatical system. Kaya ganun po. Sa spelling, kung anong tingin mo, paano it sounds, ganun din ang kanilang spelling po, mga kapatid. So that's understandable. We understand that. Pero ang importante dito, present ba yung tinuturong truth? Yes, present. So sa Tyndale, nandun yung only begotten Son. Sa Geneva Bible, only begotten Son. Sa Bishop's Bible, only begotten Son. Nagbago-bago man spelling. Sa King James Bible, only begotten Son. Pero sa NIV, modern version, God and one and only. God and one only. Nawala yung Son, capital S, at nawala yung word na begotten. And that is very important po, mga kapatid. It's yung word na Son. It speaks of the deity of Christ, and begotten speaks of the position of Christ. And that is very, very ano po, mga kapatid, very crucial. Kaya ang paggagamit nila, only begotten God. So ang masaklap naman dito, ibig sabihin, ang Diyos ay may umpisa. Only begotten God ang pagkalagay po, mga kapatid. So magkaiba po, no? So tingnan po natin po, mga kapatid. So dito po, mga kapatid, makikita din po natin itong word na firstborn. Importante ba itong word na firstborn sa King James? Yes. That speaks of ano po, mga kapatid? Makikita po natin of the virgin birth. Okay? So makikita po natin, it speaks of the virgin birth, the doctrine of the virgin birth. Pero kung titingnan mo sa Anglo-Saxon, nandun yung first begotten or firstborn. Ang sa Wycliffe, first begotten. Sa Tyndale, first begotten. Sa Geneva, firstborn. Sa Bishop, firstborn. Sa KJB, firstborn. Sa modern version, wala po yun. Because the modern version attacked the virgin birth of the Lord Jesus Christ. It was omitted. It was omitted po, mga kapatid. So nakikita nyo po, this is how we should trace kung ano yung stream ng King James. That's why we could say na ang King James nanggagaling sa mga sources na ito at sa mga ano po na ito, stream na ito, kasi kung ano yung mga critical na mga verses na inumit sa modern version,
present sa kanila at present sa King James. Kita po natin? So, at ito yung word na, ito po, Matthew 18:11, this was omitted, all of these verses, is omitted in the modern version. For the Son of Man is come to save that which was lost. Matthew 18:11, if you look at the modern version, you cannot find verse 11 in the modern version. But it was present in the Anglo-Saxon, it was present in Wycliffe, it was present in Tyndale, it was present in Geneva, it was present in the Bishop's Bible, and it was present in the King James, it was absent and omitted in the modern version. Studying of streams. So you see po mga kapatid, these are the line of preserved words. Do you think that verse is very important? For the Son of Man is come to save that which was lost. Yes, that's very important po mga kapatid. That is also in our part, practically speaking po mga kapatid, it is also assuring and it is also comforting in our part po mga kapatid that Jesus Christ also came to save you and me. Amen. Praise the Lord. So, lahat po ng iyon, no? So, sa Anglo-Saxon po mga kapatid, itong word na believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall see life. It was, this John 3:36 is present in the Anglo-Saxon, yung word na believe, okay? And not belief, not believing, or unbelief nila, or believe it not, not belief, ang paggamit sa Anglo-Saxon, ang pag-translate. Then sa Wycliffe, it was present. Sa, tingnan mo yung unbelief, kay Wycliffe, unbelievable. Ang hirap basahin. Sa Tyndale, believeth not, believeth. Spelling, look at the spelling. Believeth na, wala pang formal grammar and spelling system. Understand this. Bishop's Bible, look at, nandyan din. Sa KJV, believe it and believe it not. It is present po mga kapatid, nandyan po. Sa ano po, sa modern version, believes and obey. So, believes, then you said disobey. So, iba po mga kapatid, ganun din sa iba pong mga versions. Makikita po natin. So, lahat po na ito mga kapatid, another thing, itong word na, take note on the word faith. Woe unto you scribes, for ye omitted, then isa po dun ay yung weightier matter, isa po ang faith sa mga weightier matter po mga kapatid. So, nandyan ang faith na word sa Anglo-Saxon, nandun ang faith sa Wycliffe, present ang word na faith sa Tyndale, sa Bishop, at lahat ng iyon, pero po sa iba po ay fidelity or faithfulness. Sa modern version. So magkaiba po ang faithfulness. By the way, magkaiba po ang faithfulness sa faith. Ang faithfulness po mga kapatid, works na yon. Pero ang faith, hindi po yon work. But it's simply trusting. It's simply believing. Pag faithfulness na yon, series na yon of faith. You have to have full of faith. Faithfulness, that is ano po mga kapatid, you have to continue to put on that. Now, another thing is the word Jesus. Okay, so nandyan yung word na Jesus, so Wycliffe, it was changed in the modern version as He. Makita po natin. Ang word na that they might accuse Him. So I can go on and on po mga kapatid sa mga bagay po na ito. That's what I'm pointing po mga kapatid. Gusto ko lang ipapakita that sobrang dami po niyan. And you need to have this book po mga kapatid. If I were you, ito yun yung documents where I get it, yung mga charts na yun po mga kapatid. And just something na maganda pag-aralan, could help you, makagaranti ka para hindi naman tayo magiging ignorant po mga kapatid. Sometimes binubuli tayo mga kapatid sometimes ng mga tawag natin ng mga Bible critic. Okay, Brother Peter, paki spotlight na lang yung ano, para baka si Brother Mark hindi ready na siya nakikita doon sa
sa ating FB Live. Okay, so going that to that, back to that po mga kapatid, and let's move on. After po dito po sa ating Anglo-Saxon, we could find also the pre-Wycliffe Bible po mga kapatid. The pre-Wycliffe Bible. So, makikita po natin dito sa mga pre-Wycliffe Bible ay there was a prologue also taken from Chadwick po mga kapatid kay Thomas More, Sir Thomas More. And ang sabi niya sa kanyang prologue po mga kapatid, we will learn about Sir Thomas More as we go on later. And when this language waxed old and out of common usage, sabi niya, because this is his talking of the pre-Wycliffe Bible, sabi niya, because folk should not lack the fruit of reading, it was again translated and in the newer language, which is now the pre-Wycliffe Bible. So, when these were older Bibles na hindi na naintindihan for how many years later, remember from 500 to 10th century po mga kapatid, and nagsulat po ng mga at least for ano po 400 years po mga kapatid, nagagamit po yung pre-Wycliffe Bible po mga kapatid, whereof yet also many copies remain and be daily found. So this is the time po nung sa time po dito po sa mga 1500 kay Thomas More, sinasabi niya na sa panahon nila, it was found in many areas po mga kapatid. Nandito ba si Brother Peter? Yes, sir. Yan. Yung ano, yung I don't know kung Brother Mark is ano siya, naka-highlight. Hindi ko alam kung nakikita mo. So, okay, continue po tayo po mga kapatid. And according to some Cambridge history, sabi po nila, it was believed that even Sir Thomas More po mga kapatid have seen the pre-Wycliffe versions. They've seen the pre-Wycliffe version in use of ecclesiastical permissions. So, they're existing and they're the hidden Bibles po mga kapatid na makikita po natin. And the martyr po mga kapatid, si John Lambert of 1538, believe also that he has seen the existence of pre-Wycliffe Bible. Okay? But this pre-Wycliffe Bible, of course, it is now preserved only sa mga libraries po mga kapatid, mga ancient, old libraries like Cambridge Library, like Oxford Library, some great English libraries po mga kapatid. They were wiped out from history books. Okay? And according to John Fox po mga kapatid, that diverse such testaments are yet to be seen. But yet you don't know them. According to John Fox, they were wiped out po mga kapatid from that ano po history books. And according to additional kay John Fox, I mean, scripture is not suffered to come to light. And this is what Lambert, according to John ano po mga kapatid, John Lambert, sabi niya, promised that he would translate into English all the Bible, yea, perhaps he did so, but all such things be kept away. So these Bibles, in their time po mga kapatid, have been kept away. They may not come to light, for there are some walking privately in darkness that will not have their doings known. So, you see, there's already controversies dati that there are already forces of darkness trying to hide these things. Ito pong mga pre-Wycliffe Bibles po mga kapatid. That's why, wala po eh. Hindi mo mapangalanan kung anong klaseng Bible. Basta, these are the Bibles right after the Anglo-Saxons. At may mga nag-i-improve sa mga Anglo-Saxon as the language improves also po mga kapatid. At tinatawag po nilang mga Bibles bago po dumating si Wycliffe. So, Tyndale states that his interest in scripture was prodded and he read the Latin chronicles of Gesta Regum Anglorum or the great deeds of the English kings.
So may mga sulat po sa Latin, the great ano po, mga deeds of the English kings. So according to ano po mga kabatid, to Alfred's ano po, I according to Tyndale, ito the how that King Altistain, by the way, babasahin po natin yung chronicles ng mga hari dito, no? We will look at some chronicles of the kings as we go on in our next topic. Caused the Holy Scripture to ano po mga kapatid, translated into English. So King Altistain translated, okay, according to Tyndale, translated the scripture into English in around 900 AD. So that is around 900 AD po mga kabatid na makikita po natin. So with that po mga kabatid, that's very early. That's after right after the Anglo-Saxons po mga kabatid. So that's a later translation na makikita po natin. So there's really existing ano po mga kabatid. By the way, yung mga ipapakita ko sa inyo mamaya that yung mga accounts din para mabilis, diretso na lang po tayo. Let's go now to the Wycliffe Bible. Let's go now to the Wycliffe Bible. So, of course, you know Wycliffe po mga kapatid na makikita po natin that ito mga things na ito na nababasa po natin. No? So, kilala natin si John Wycliffe. You know John Wycliffe. By the way, pag-aralan natin ang mga buhay ni Wycliffe, iba yung belief niya, yung lahat ng iyon. So separate po yung mga tao. Dito muna tayo sa kanya pong work, sa kanyang translation po mga kapatid. So the invention of the movable type, the printing press, you know, and the printing of the first book, which was the Bible, occurred near in 1456. And do you understand po mga kapatid, the first Bible ever printed in a book was the Wycliffe Bible po mga kapatid. So it was first printed, it was the first English Bible was ever printed po mga kapatid, at makikita natin, and these are the pre-Tyndale Bible, which is the Wycliffe Bible po mga kapatid. They knew that they were naked, and according to them, they took fig leaves and sewed them together. And sa King James, perfectly pagkalagay, they knew that they were naked and they sewed fig leaves together. So it was the exact na wordings ng pre-Wycliffe Bible na nakuha po ng King James Bible po mga kapatid. So Tyndale followed the pre-Wycliffe and the Wycliffe Bibles. So according to some historians, their quotation is they were addicted to the study of scripture from an early age, that he had known them well, okay, and even Wycliffe, even Tyndale said that he has studied the word of God po mga kapatid at his early age and know them well. At anong gamit niyang binabasa ni Tyndale na Bible? Na English Bibles are not Latin, but these are the pre-Wycliffe Bible and the Wycliffe Bible po mga kapatid. So ibig sabihin, it was considered as the received text kasi binabasa po ng mga believers ng mga English at pinopromote po nila. By the way, sa galit nga naman ng Roman Catholic kay Wycliffe, pinahukay pa ang kanyang patay na katawan at ang kanya pinahukay pa ang kanyang mga buto. Alam niyo kung anong crime ni Wycliffe? Trinanslate niya ang Bible sa English. So sa galit kasi nag-develop ng little movement which we call the Lollards, which are anti-Catholics po mga kapatid. Kahit patay na si Wycliffe, nalaman nila po na nandiyan nakalibing, pinahukay po nila pati yung buto at sinunog yung buto at tinapon po doon sa tinatawag nating doon sa river, sa stream po mga kapatid. So, sobrang galit na yun. Pati pa naman buto ay sinusunog po mga kapatid. Amen! So, mamaya i-compare po natin yung mga text po mga kapatid with regards sa mga pre-Wycliffe, Wycliffe Bible, Tyndale, i-compare po natin yan lahat as we go on po mga kapatid. So maraming comparison ng mga pre-Wycliffe Bible. Then let's go to the Tyndale Bible po mga kapatid.
sa Tyndale Bible. So makikita po natin yung Tyndale Bible po, mga kapatid, ay si William Tyndale. You know si William Tyndale, he was burned at stake because he translated the Bible po, mga kapatid. I'll explain sa kanyang buhay in a separate way. So it was translated from 1526 po, mga kapatid, at hindi pa converted si Henry VIII. Meron pa siyang galit po dito kay William Tyndale, pinasunog po niya at pinagbinan po ang Tyndale Bible, and anyone who will read the Tyndale Bible will be burned at stake po, mga kapatid. Pero sa mga panahon po na yon po, mga kapatid, dito sa Wycliffe Bible po, mga kapatid, ay sa Tyndale Bible, makikita po natin na sa mga panahon po na yon ay naglabas sila ng mga pangalan na iba. Of course, si Coverdale, isa sa mga nag-continue, ipag-aralan din natin si Coverdale, isa sa nag-continue sa translation ni Tyndale. Then, Great Bible, lumabas yung Geneva Bible. Ano to? Ano itong Coverdale Bible, Great Bible, and Geneva Bible? What are these po, mga kapatid? Ito po yung mga ano po, mga kapatid? Ito yung mga... ito ay mga pseudonames. Ibig sabihin, hindi nila King Tyndale ang text. Okay, Tyndale ang text. Pero hindi nila mapangalan ng Tyndale Bible. Alam niyo kung bakit? Dahil galit ang hari, galit ang England, pinagbaban. Para makapasok po, pinangalanan nila ng iba. Coverdale Bible, Great Bible, Geneva Bible. But they're King James text. Geneva Bible, it was called as Geneva Bible because this is ano po, this is the Tyndale Bible po, mga kapatid, that was translated doon sa Switzerland, Geneva, Switzerland po, mga kapatid. Okay, tapos inano po nila, inismuggle po nila, pinapapasok sa England. Kung mapapansin po natin, inismuggle nila pangapapasok sa England, but they're Tyndale texts. Makikita po natin. Ang Bishop Bible, let's move on po, mga kapatid. Ang Bishop Bible na makikita po natin ay ito naman from 1558 at 15 ano po, this is not 15 ano po 28, but this is what we call 1558. Ito namang Bishop's Bible, this is now from 1558 po, mga kapatid, from 1558 all the way po, mga kapatid, to 16, okay, 11. So kasi, of course, we know this is 1611 sa present, sa panahon po natin, time na ito. So bibilisan ko lang po, mga kapatid, kasi pupuntahan natin yung pinaka-overall na chart na gusto kong makita nating lahat. So the authorized, itong Bishop Bible, ito yung order, ang nag-commission naman dito na magkaroon po ng Bishop Bible is si Queen Elizabeth. At sa translation po na ito, mga kapatid, that's why it's called Bishop's Bible, because it was translated po, mga kapatid, ng mga bishops ng Church of England sa panahon po na yon, ng mga ministers of God sa panahon na yon. Kaya lang ang problema po, mga kapatid, masyadong mahirap intindihin, kaya hindi nagiging popular masyado po, mga kapatid, parang pang-elite siya, kumbaga hindi siya nakakommunicate sa maraming tao, kaya ang kanya ilang years lang po siya po, mga kapatid, but nung dumating si King James, dito na po tayo, nung dumating si King James po, mga kapatid, nung dumating si King James, of course, may lumapit sa kanya nung 1603 siya po ay nagiging king po, mga kapatid, at sa 1603 din po, 04 po, mga kapatid, lumapit sa kanya si John Reynolds, isa sa mga King James translators, nagsasuggest po, mga kapatid, if we could have a new Bible, could translate a Bible in an easier na maintindihan at in a more excellent way po, mga kapatid. So, of course, you know the story, King James, okay, have approved that, and he commissioned John Reynolds to gather all the learned men, the Bible-believing men in which we are going to study, in this study po, mga kapatid, at para po magbuo ng committee para i-translate. So from 1604, that's the beginning of the translation, to 1611, approximate also around 7 years also,
7 years of translation po mga kapatid. You know, 7 is always the number of perfection, makikita po natin. So, nakumpleto po ang King James Bible po natin. After 7 years po, nakumpleto po ang King James Bible. So, not only purified 7 times, it was 7 years also that was translated with 64 men po mga kapatid. But according to the translators, there are only 63. Pero yung pang 64 is like the form of the Son of God. So, ibig sabihin, they give glory and tribute ng 63 lang ang actual men. Ang iba ay hindi, namatay na nga po mga kapatid. Hindi na natapos ang translation. Pero there are 63 all in all. Pero sabi nila, pero 64 kami. Pero ang isa nun ay ang Panginoon. Sir, di ba? 60 ba? Hindi 50? 63. 53, sorry, 53, not 63. Did I say 63? 47 lang naka-survive, 50, tama. 53, not 50. 53, not, then they said it's 54. Okay, tama po, tama. Where's my mind flying? Okay, so with that regard po mga kapatid, hindi ko na i-discuss itong authorized version because we will talk about more of that as we go on. So we will tie this up together kung itong mga thank you Brother Peter for that pala, and itong mga bagay na ito ay are they in the same line. So let me refer another chart po mga kapatid, let me refer another chart siguro. Sige, let's look at dito po, just bear with me again, I'll show another chart from Gail Riplinger to show po mga kapatid ito pong mga text po na ito po mga kapatid. Okay. So, ito last na table po mga kapatid nating tingnan. Let's start from the Gothic all the way to the authorized version. Kung ano yung mga, why do we say na they are separate from the modern version and they stayed in the same ano po mga kapatid, the same tawag nating the same text. Okay. Okay, dito po. Tingnan po natin. Let me share my screen once again. Ito yung closing ano natin, closing parang summary po. I'm showing these things to demonstrate my point, okay? To demonstrate my point po mga kapatid. For example, ito po yung mga Bibles na meron tayo po mga kapatid. So in Luke 4:4, makikita natin, it is written that man shall not live by bread alone but by every word of God. It was present in the Gothic. Okay? It was present in the Anglo-Saxons. It was present in the Wycliffe. Hindi ko napakita yung account ng pre-Wycliffe, no? Next, it was present in the Tyndale. It was present in the Geneva. It was present in the Bishop's Bible. It was present in the R. King James. It was not present but omitted sa modern version. So, you see that line. Very critical po yun kasi sa modern version, man shall not live by bread alone. Wala na yung but by every word of God. Okay? So another passage po mga kapatid. Ito po, John 10:21. These are not words of him that hath a devil. So the word words, nandito po sa mga Bibles natin na pinapakita. Okay? Pero wala sa NIV. Wala sa modern version. That's what I'm pointing. Ito po, nasa Gothic. Itong Luke 2:40, and wax and strong in spirit. Okay? It was present in the old English stream, Gothic, Anglo-Saxon, Wycliffe Bible, Tyndale, Geneva, Bishops, and King James. Pero sa modern version, nawala yung wax, ang strong na lang, at nawala yung in spirit.
sa modern version. Okay, these are just realities po natin na makikita po natin, tanggapan natin, no? So there are people who already made this account po, mga kabatid. Okay, nagtrabaho po, no? So we just enjoy and use this work po, mga kabatid. We don't have to go over and research and all these things dahil may ginamit na ang Panginoon, no? So the word my father, okay, was present in Gothic, Anglo-Saxon, Wycliffe, Tyndale, Geneva, bishops, and sa King James. Okay? Pero the father sa modern version. Magkaiba po yun, no? The father. So, in John 9:35, Son of God, okay? Present sa Gothic, present sa Anglo-Saxon, present sa Wycliffe, present sa Tyndale, present sa Geneva, bishop, and present sa King James. Sa modern version, Son of Man. Okay? Son of Man. You know, pagdating po sa mga titles ng Panginoong Jesus, bantayan niyo po ang modern versions. Bakit? They corrupted the many titles of the Lord Jesus Christ, especially concerning sa kanyang deity. Why? Because ang mga translators po nito ay mga oneness. They don't believe that Jesus Christ is God. Starting from the revised version. Okay? So, ito yung mga sample ng text po, mga kapatid, na makikita po natin, no? Son of God. Okay, another thing. Ito po sa Acts, sa John 6:69, Christ the Son. Makikita natin, Christ the Son, yung phrase na yan. Sa Gothic, it was present. In Anglo-Saxon, it was present. Sa Wycliffe, it was present. Sa Geneva, it was present. Christ, that Son. Tyndale, Bishop, present. Pero sa modern version, they change it to Holy One. Holy One. Holy One. So, do you see that? Po, mga kapatid. So, hindi talaga. Wala talaga. So, huwag tayong magmaniwala din sa mga modern version na galing din, may nagsasabi na galing daw sila sa King James. Tapos ini-edit lang daw nila, kino-compare daw nila sa original. Wrong! Wala sila po, iba talaga ang stream. Kaya hindi mo pwedeng i-judge ang King James gamit ang NIV. Sabi nila, sasabihin po ng mga modern version ng mga ano po, mga kapatid, advocate po, mga kapatid, sasabihin nila, oh, wala naman yan sa original. Ah, wala naman yan dito sa ano. Yan ang gagawin po nila po, mga kapatid. Wala naman yan. Okay? So, wala naman yan sa Greek, parang sabihin niya. Pero ang challenge ko ngayon dati, paano mo nalaman na wala yan sa Greek? Kasi wala sa modern version nyo. Ang problema is, hindi kinukumpara kasi nila, yung available kasi nila na Greek, pag sinabi nilang wala sa Greek, ang available kasi nila na Greek text, okay, na possession nila, is a modern Greek text. A Greek text that underlies the modern versions, the Westcott and Hort and all of that. Yun yung available nila. But it was never the underlying Greek text of the King James Bible. Kaya yun ang problem. I-judge mo ang King James na yung word na yun ay wala sa Greek. Kasi ang gamit mo na Greek ay ibang manuscript, ibang stream, ibang source. Pero gusto mo ng old Bible, mas older than any Greek. We're talking of a first century Gothic Bible. We're talking of a 500 AD Bible. Pumaka kapatid. And they're all present. At nandun yun. At ito yung mga text na pwede mo i-judge na ang King James ay na wala doon kasi wala dyan. No, hindi po present. Therefore, hindi valid yung mga argumento na i-judge mo yung King James na yung word na yun, dinagdag ng King James dahil wala daw yan sa Greek. Wala daw yan sa mga old manuscript. I'm showing you older manuscript po, mga kapatid. It's there. Ang NIV, yung dahil wala, dahil iba po ang manuscript, wala kasi sa manuscript nila. Pero present sa atin, mga kapatid.
Amen. So, now, another thing po mga kapatid, ay my beloved son. Okay? And ito po yung, it was present in Gothic, lahat po na yun. Dear son, beloved son. Ang sa modern version ay ginamit nila chosen son. And sa modern version, my son whom I have chosen. So, magkaiba po mga kapatid. So, okay, next ay yung word na Jesus sa Matthew 8:29. Okay, Matthew 8:29 sa, nandun sa Gothic, nandun sa Anglo-Saxon, nandun sa Wycliffe, pero iba, may nilagay si Gail Riplinger po dito, sabi niya, E and silent H are seen in both Wycliffe and Anglo-Saxon. So, silent H. Okay? So, Jesus. Okay? Ang pagkabasa niya. Kay Tyndale din, ganon. Ang sound naman nandito ay parang I, J po yun. Sa bishops, ganon. Then sa King James po ay, ganon po mga. So, makikita po natin, Jesus. Wala po yun sa modern version. So, dito po ang word na believe in me. So, is importante po yung me and believe. So, it was present po mga kapatid in the Gothic. It was present in the Anglo-Saxon. It was present in Wycliffe, in Tyndale, in Geneva, in Bishop, in the King James. But it was absent and omitted in the modern version. Believe lang. Believe. Wala po yung amen. Wala po yung in me. Okay? Sino kaya, kanino ka mag-believe? Dito naman sa John 6:47, note on, he that believeth on me. So it was present po mga kapatid in ang paggagamit sa Gothic. Pero nandun yung me pa rin. And sa Anglo-Saxon, present. Sa Wycliffe, present. Sa Tyndale, present. Sa King James, present. But believes lang, has eternal life. Wala yung word na me. Is that very important? Yes, because that's the object of our belief. Sino yung object ng kanilang belief? It was the Lord Jesus Christ. That's why believe on the Lord Jesus Christ, po mga kapatid, and thou shalt be saved. So it's very important po mga kapatid. Ang New King James, sabi nila King James daw na inedit lang, pinagaan, wrong. They're taken influence by the modern version to provide confusion. Okay? They're not the same manuscript ang New King James sa atin po, mga kapatid. So ito, children, how hard is it for them to that trust in riches to enter into the kingdom of God? So makikita po natin po, mga kapatid, present po yung for them that trust in riches sa Gothic, present sa Anglo-Saxon, okay, present sa Wycliffe, present sa Tyndale, present din sa Geneva, present din sa Bishop, present sa King James Bible, sa modern version, omitted. And that's very important. Importante ba po yung phrase na ito po mga kapatid? Itong word na ito that children, how hard is it for them, look at it, for them to trust in riches to enter into the kingdom of God. Sa kanila po mga kapatid, how hard it is, wala tong for them that the trust in riches. Sa modern version is how hard it is to enter into the kingdom of God. So parang hindi ka makapasok talaga. Pero naglagay, specific po ang Bible, ang King James, ang Pure Stream. Amen. Ang Pure Stream is specific po na nandun po yung them that trust in riches. Meron po hard sa mga tao na nagtitiwala sa kanilang riches na makapasok sa kingdom ng Panginoon. Sa modern version, ni-remove po yung distinction po na yun po mga kapatid. Ito po. Okay, I must work the works of him that sent me. That part there. It was present in the Gothic. Ganun din sa lahat. Sa modern version, we. Iba yung I sa we ha. Si Jesus Christ doesn't need help. Pag sinabi niyang I work. Because siya yung inutusan ng Panginoon. He alone accomplished the work.
Amen. He alone accomplished the work that the Father had given him, have told him, have sent him to do, not we. Say, Jesus said, we work. No, it's I work. Okay, he alone. So imagine that's why maka-develop po ito ng idea or mentality that Jesus is not enough, Christ is not enough. How the modern version is very subtle, change the word we. By the way, the modern version, balikan natin, not they change, but this is how their sources, their manuscript, okay, have changed. Kasi kinopya lang na, ay translate lang naman ito sa kanila pong mga manuscripts po, mga kapatid. Makikita po natin. Okay? So very clear po, mga kapatid. Another thing po, mga kapatid, ito po, you know not what manner of spirit ye are of, for the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. So yun po ang nakasulat. It was present in the Gothic Bible. It was present in the Wycliffe Bible. It was present in the Tyndale, in Geneva, in Bishops, and in the KJV po, mga kapatid. But it was all omitted in the NIV and the modern versions. Amen. So very clear po, mga kapatid, no? So another thing po, mga kapatid, itong because I go to the Father, itong part nito, because I go to the Father in John 6:16, present in the Gothic Bible, present in the Anglo-Saxon, present in the Wycliffe, present in Tyndale, and all the way to the King James, but it was omitted again in the modern version. So ano ang point? I hope malinaw po, mga kapatid. We could go on and on hanggang pong sa dulo po nito po, mga kapatid, no? So marami po yun. This is an account. This is a very, very huge book po, mga kapatid, na may kita po natin. This is a, how many pages? Around 1,200 pages. Amen. These are diligently searched na account. I've never seen such account on a book recorded as detailed as that. I've not read. I have not known any. I stop it, mga kapatid. Mahaba pa po yun po, mga kapatid. Dito po sa mga nagsulat, sa mga King James na mga advocates. But that is very, very detailed account po, mga kapatid, pagdating po sa mga bagay po na ito. So with that po, mga kapatid, the only thing that I'd like you to understand in this table is just to prove po, mga kapatid, that hindi po tayo na lumabas lang sa putok itong King James Bible, but this was diligently searched and compared and referred from the Textus Receptus, even from English Textus Receptus, from the Spanish Textus Receptus. Can I tell you something also? Do you not know that our King James Bible is 80% ang kanyang text ay Tyndale Bible? 80% from the Tyndale text. Ganun po ang influence po ng mga previous English. So contrary, na I tell you this again, contrary sa mga modern at sa mga wrong teaching ng bibliology from Greek to KJV. Napaka faulty, napaka laking ano po, mga kapatid. But kung tutusin po, mga kapatid, alam nyo po yung Scribner's text, Greek text, Scribner's 1525. Scribner's 1525 na text, alam nyo kung saan galing? That is from English translated to Greek. Could you imagine? From English to Greek. So contrary to what they're saying, by the way, ang Scribner is considered as Textus Receptus because it comes from the King James. So from English, from King James Bible to Greek. So yun ang available ngayon na Greek text, yung Scribner's Greek text po, mga kapatid, 1625. That is the available, accurate, amen, preserved, and part of the pure line po ng Bible because it comes from the King James. So you see, the King James Bible now is translated to many languages. And I tell you something? And that includes the Greek.
So scrap that out, that form of bibliology that trying to maintain na ang Greek ay superior than the ano, kung tutusin lang po mga kapatid, it's no longer available, yung ancient Greek text po na yan po mga kapatid, it's no longer available, but it has been preserved in the English lines po mga kapatid, though we don't use the Gothic Bible, we don't use the Anglo-Saxon and all of that, but we have now the authorized version, which is a combination po mga kapatid, of many, many, many good texts used by God in the saints throughout history po mga kapatid. At isa din po sa mga prominent na contributor ng authorized version is but the Valera Bible of 1603. Spanish Valera po mga kapatid. Not the Reina Valera. Ha? The Reina Valera is a corrupt, parang New King James po yun. Pero the 1603 Valera Bible po mga kapatid, Spanish, they said that it's almost identical with the King James text. So isa din po sa mga references na ginagamit po ng the mga dispensationalist Bible believer na mga Spanish speaking people, they use the Valera 1603. Amen. When they said diligently compared sa King James, it's almost identical po mga kapatid. So seeing that sa mga bagay po na ito, you could have confidence sa salita ng Diyos. You could be confident that what we have po mga kapatid is really divinely preserved by God, taken from these things. And it's 400 years now po mga kapatid. And we still use this. It's still profitable. Amen. At nagre-rain po mga kapatid at ginagamit ng Panginoon sa napakaraming kaluluwa. So, this book established a nation. This book established families and churches and even missionary works all over the world. At anong gamit nila na Bible? The 400-year-old book. Not a 1978 book. Not a 1990s na mga translations have not proven anything. But I praise God for the King James Bible. We just trace po mga kapatid na ito po, as years goes on, it was really purified. That's why we have now a Bible that is so majestic. We have a Bible now po mga kapatid that is so wonderful, so precious. The words and the lines and everything is perfectly. Kaya even 200 years na siya, it's not outdated. But it is still far superior than many, many Bible versions and English versions na present po ngayon. It's still far superior. It's still the monarch of all book. It's still the king of all book. That's why it's the authorized version of 1611. That's the name. Before it was called the KJV, it was first named as the authorized, commonly named as the authorized version. They use it to KJV, King James Version, mga late 1800 po mga kapatid, by the Crown Copyright. And that was also a conspiracy before they will publish the revised version of 1881, the Westcott and Hort revised version of 1881. Para makabenta naman sila, kasi i-question sila po mga kapatid na, oy, revised version lang kayo, hindi pala kayo authorized version. Kaya sabi ng song, there is only one book authorized by the King na meron tayo ngayon. Amen. God's wonderful book, and that's the King James Bible that we have. And thank God po mga kapatid. Now, next week, what we're going to do is we will look at some prominent men in history bago natin pupuntahan yung mga martyrs. But let's look at muna yung mga prominent men, including the martyrs, okay? Na that paves the way na ginagamit po ng Panginoon. Kasi last time, bago tayo dumating po dito po mga kapatid, we talk about the men behind the corruptions and the men behind the smoke screens of the devil, yung policy of the devil na pag bring in ang modern version. If we learn about their names and if we are warned about them, let's also get some prominent names in history and
mga kapatid, and how they gave themselves on how or how the Lord used them para po, amen, magkaroon tayo ng mga Biblia po nito. So, napakarami. We will talk about kings. We will talk about some martyrs. We will talk about some translators. Okay? And yun po ang titingnan po natin. And ito yung part po natin na medyo historical ang account po natin dito sa studies ng King James Bible. But it is needful because this is the only book who has a fruitful history. This is the only book that has a very, very interesting and wonderful history. There's no other book. There's no other Bible, mga kapatid, na decorated with such wonderful history of the movement of God. Praise the Lord po, mga kapatid. And we have that. So, let's learn about those people. And with by God's help po, mga kapatid, it could also impress in our heart a conviction, an appreciation sa ginawa po ng Panginoon po, mga kapatid. And thank God sa salita ng Diyos. Salamat po dahil at least somehow, ano lang po tayo, hindi naman natin halughugin, pupuntahin. Kino-compare lang natin po, mga kapatid, na pinapakita po natin, mga kapatid, that the English Bible was truly purified 7 times. The words of the Lord, 2 things na makikita mo nito, the preservation and the purification of the King James Bible. The preservation and the purification of the English Bible. So, first is the preservation. Amen. The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth purified 7 times. It was purified 7 times. And also po mga kapatid, not 8, but 7 times. And also, it is, ano po mga kapatid, it is also preserved. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation. It was preserved when the Gothic language and Bible is gone. It was preserved in the Anglo-Saxons. But when the Anglo-Saxon is gone, it was preserved in the Wycliffe Bible. When the Wycliffe Bible was gone, it was preserved in the Wycliffe Bible. And when the Wycliffe Bible is gone, it's no longer used, it's preserved in the Tyndale Bible. And all the pseudonames, it was preserved in the Bishop Bible. And finally, it was preserved in the English from 1611 in the Authorized Version up to now. And the rest of the modern versions, and they're fake. They're not part of the purified words. They're not part of the preserved words, the lineage of the preserved words. But the Authorized Version, and there's none else for the English speaking people po, mga kapatid, na makikita po natin. Amen. So with that, praise the Lord. We have it. It's preserved and it's being purified. Amen. 7 times. And that's all po, mga kapatid. It's time. Lampas na din pala tayo. And that's it. Let's see you next Monday pagdating sa topic na ito. But tomorrow, we'll talk about a different thing, rightly dividing tomorrow. And we'll talk about more of that as we go on. Okay? So, glory to God. Brother Peter, thank you for hosting us this morning. And the rest na kasama po natin dito. Let's close in prayer muna. Thank you, Lord, sa mga important na facts and lessons na aming napag-usapan ngayon. Tulungan niyo kami, Lord, na patuloy ang aming puso ay mag-grow in appreciation, Panginoon, sa inyong ginawa po para sa amin. We thank you, Lord, for preserving us a very old book that we have. And still, Lord, provide us awe because of its wonder and because of its Lord, how beautifully it was written and translated for us. We give you glory sa lahat ng ito, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Thank you for those who join us also sa FB Live at dito din po sa ating meeting room. God bless everyone. Repeat. Thank you, everyone. Thank you, Evangelist. Bye.